Kapit! Di sa pangkombinasyon! Sige, suntok pa! Okay lang po ba kayo, Manong? Huwag mo akong alalahanin. Tapos lang ensayo mo sa araw na ito. Oh, kakaumpisa pa lang po! Ano ka ba? Bukas lang laban mo. Anong gusto mo, lalaban ka ng pagod? Umuwi ka na para makapaghanda ka na para bukas. Opo. Maraming salamat po. Bang, sipag talaga. Kamusta ka, nahi mo? Di ba nurse ka rin sa... Si Tomiko ako! Eh, kasi nagpupumili ito dahil gusto raw niya makita itong gym natin eh. Hoy, hindi ah. Sinabi kasi sa akin na kailangan ko raw pumunta dito. Oh, kunwari ka ba? Oo naman, no? Naku. Ikaw talaga, ganun po ba? Asaro? Magsashower na kasi ako ngayon eh. Sige, mauna na ako. Oh, sandali lang ha, ipo. Pagkatapos mo mabihis, magkita tayo doon sa kwarto. Ha? Anong gagawin natin? Wala nang masyadong maraming tanong. Basta magkita tayo doon, ha? Akala ko naman kung ano. Manghuhula lang pala uli si Aoki. Nice out tayo, ha? Huh? Huh? Aba, ikaw palang manghuhula ngayon. Nakakaduda pa rin. Ba, tama ba mahula mo? Huwag yung mamaliitin niya si Tomiko. Naiba talaga ang style ni Tomiko sa panghuhula kumpara sa iba dyan. Baka magulat kayo sa kanya. Sandali lang. Huwag niyo sabihin ako ang hulaan niyo. Siyempre naman. Sino pa ba huhulaan namin? Ha? Hindi na kailangan, Sir Aoki. Huwag kang mag-alala. Siguradong tatama ang hula niyan. Lalo ako mag-aalala kung ganun. Ayoko masabihan ako ng masama, lalo na bukas na laban ko. Iba na lang ang hulaan niyo. Mukhang masaya nga ito, ha? Umpisa na natin agad. Wala nang kukontra, ha? Concentration ang kailangan natin. Sandali lang! Bitawan niyo ako! Uumpisahan ko na. Aba, tarot kahit malang gamit niya. Parang totoo talaga. May dating talaga ang style nito si Tomiko, ha? Shhh! Tumatawag din kasi ng mga espiritu si Tomiko, kaya kailangan tahimik lang tayo lahat dito. Huwag kayong mag-iingay dyan. Mga espiritu pa? Wala akong pake kung tatama. Basta mapagtatawa na natin to. Ayun na nga! Alam mo ba, Ipo? Ang kapalaran mo bukas ay... Ano bang ginagawa niyong lahat dito? Bukas ang laban mo, bata ka! Kung ano-ano bang kalokohan ang pinagagagawa niyo dito! Mauna na po ako sa inyo! Sige, galingan mo bukas, ha! Siyempre, hindi kami mawawala doon. Salamat! Hindi ko inakalang hindi siya halos kakabahan ngayong araw. Wala akong alam na ibang boksingerong isang araw na lang lalaban na nag-aaksaya pa ng oras. Mas mabuti na rin siguro yun kesa kabado siya. Lalo lang siya papalpag sa laban. Parating masayahin na nag-i-enjoy talaga sa pagboboksing. Yun naman na talaga magaling sa mga bata natin eh. Kahit ako nawala yung pagkaseryoso ko sa kanila. Kaya hindi pa rin pumapasok sa ulo ko na lalaban na bukas para sa national title yung batang yan. Oo nga po eh. Yung si Ipo parang hindi pa rin talaga nagbabago yung ugali niya. Nung bago pasok pa lang siya dito parang masyadong mahihain na bata. Pero talaga lumakas na siya mula nung panahon na yun. Sumasakit agad ang sigmura ko kapag may laban na yan. Parang bibigay naman ang puso ko habang lumalaban siya. Wala na yata akong alam na boksingerong ganyang kahirap alagaan o sanayin. Sigurado nga atakihin na naman ako sa puso bukas. Pero kahit ganun, parati naman niya nagagawa inaasahan sa kanya, di ba po? Magdiwala na lang tayo sa kanya. Mananalo siya. Bukas, magiging National Featherweight Champion na si Ipo. Mabuti na rin yung nangyari kanina. Nakapag-relax din ako kahit paano. Nung nakaharap ko si Mr. Tate, yun din yung araw na kumain kami ni Yamada ng hamburger dito. Nakipag-sparring ako sa kanya. 6 na beses niya akong pinabagsak. Halos wala akong nagawa laban sa kanya. Sigurado mas malakas pa siya ngayon kesa nung panahon na yun. Pero, iba na rin ako ngayon kesa dati. Hanggang saan na kaya ako aabot laban sa kanya? Basta, ilalabas ko lahat ng makakaya ko. Kumusta po ba, Doc? Talaga po bang nanghihina na ako?
Hindi, ang ganda nga eh. Halos wala pinagkaiba sa resulta ng check-up mo na lumabang ka para sa world title. Alam mo, napabilib mo ako ng gusto kung paano mo naalagaan ang katawan mo ng ganito. Mas developed pa ngayon ang mga muscles mo, kasing linaw pa rin ang mga mata mo. Pinakakapansin-pansin dito ay ang bilis ng eye-hand coordination mo. Napaka-importante talaga yun, lalo na sa mga boksingero. Nasisiguro kung nasa best condition ka ngayon. Nakakaawa nga isipin kung sino makakalaban mo bukas. Nakakaawa raw. Di nakakatuwang hirit yun. Bata pa yun. Kahit matalo pa siya ng ilang beses, may panahon pa siya. Marami pa siyang magagawa kung gusto pa niyang lumaban. Samantalang ako may edad na, wala na akong mapupuntahan kundi matalo. Kung hindi rin lang ako makakalaban para sa world title, wala na akong magagawa kundi magretiro na lang. Pababagsakin kita, Makunouchi! Inay, andito na ako! Wala akong naging problema sa weigh-in! Nakaalis na siya para magtrabaho? Ganito rin yung niluto niya para sa akin ng professional debut ko. Salamat sa pagkain! Dalawang taon na rin pala ang nakalipas. Hindi rin ako makapaniwala. Umabot ako hanggang dito. Parati ako naaapi dati. Tapos tinulungan ako ni Mr. Takamura. Noong una, 10 taon yung pinagawa niya sa akin. Handaan ako! Laban ako sa pinakamalakas na boksingero sa buong bansa! Bale, dito pala nagtatrabaho si Makunouchi. Huwag na kayo magkunuri dyan, sir! Pumila na rin kayo dito na maayos! Bawal ang sintan dito! Pero dami rin sa atin dumating dito! Para na rin tayo nag-reunion nito! Ang dami yata manonood ng laban ni Makunouchi, ah! Lahat kaya sila eh, si Makunouchi ang susuportahan. Kinakabahan nga ako sa dami ng tao. Ano ba nangyari kayo po dyan? Ano ba naman kayo? Kinakampihan niyo ba talaga si Makunouchi o ano? Nagsumikap na nga yung tao para paghandaan yung laban niya ngayong gabi, ganyan pa kayo. Lahat ng taga-class 3B na nakarating ngayon, importante to para kay Ipo. Maraming salamat at nakarating kayo. Okay! Kumikirot na naman itong tama ako sa ilo. Siguro dahil malamig ang panahon. Pagkatapos ng laban, malalaman mo rin itong pakiramdam ko. Mr. Makunouchi, umakyat na po kayo sa ring. Iho! Opo! Mula sa blue quarter, ito ang ating challenger! Ayun na siya! Ipo! Nagsigawan ng mga tao nang makita nila si Makunouchi! Ito na siya! Naglalakad papunta sa ring! At mula sa red quarter, ito naman ang ating champion! Sigawan din na magpakita ang champion sa mga manonood dito ngayong gabi. Champion talaga ang dating ni Eiji Tate. Ito ay isang 10-rounder na title match para sa National Featherweight title dito sa Champion Carnival. Sa red corner, galing sa Nakatai Gym. May timbang na 125.25 pounds, ang current featherweight champion ng Japan, Eiji Tate!
At sa blue corner, galing sa Kamagawa Gym, may timbang na 124.5 pounds, ang number one sa ranking, Ippo Makunachi! Isa ito sa pinaka-inaabangan na laban dito sa Champion Carnival. Malapit na mag-umpisa ang laban para sa National Featherweight title. Sino ang mas malakas talaga sa kanila? Si Tate ba? Si Makunachi ba? Tutulog na ang bell. Malapit na. Umpisa na! Walang tigil na gumagalaw habang unti-unting lumalapit si Makunachi. Samantalang ang champion naman ay tahimik lang na naghihintay upang umatake. Sino kaya sa kanila ang unang aatake? Kung sparring namin, atake siya ng atake. Ganun din kaya siya ngayon. Nakasangga talaga ng husto yung kaliwa niya. Di pa papasukin ang screw blow ko. Tingnan natin kung hanggang saan ka ngayon, bata. Di naman pwede panuhurin na lang kita. Ang bilis! Hindi siya nagkatubili doon! Siya ang sumusugod! Parang makikipagsabayan talaga siya! Nakasugod siya kagad! Magaling ang abante niya! Sinibayan niya yung pag-ilag sa pag-atake! Yeah! Matinding kanan yun! Sinadya na ipakita sa akin! Iba na siya ngayon kesa nung dati! Aba! Ginamit niya yung kamo niya para bumati. Siguro naman tapos niya pagbati mo. Sugod na! Huwag mo kalimutan ikaw ang challenger! Ayos! Sugod na! Lubas mo ang kaliwa mo! Tsaka ikutan mo! Ang challenger ay lumalapit para magpagsabayan. Hindi pwede kong matras lang ang champion! Hindi talaga yung tuto kung datatisan lang! Maganda ang galaw ng bata. Sigurado mahihirapan dito yung kurang. Sa ganyang mabilisan tapos malapitan pa na laban, hindi siya makakasuntok ng core screw blow niya. Hindi niya magagamit yung core screw blow kung ganito kalapit. Lalo niya pang binibilisan! Ibig na si dati umilag sa mga suntok niya di gaya ng dati. Huwag ka masyado maligot. Masyado ka rin na kayo ko! Uppercut! Ilag! Delikado! Punta sa tagiliran ko! Hindi ko maarangan yung suntok niya! Sige! Kaya ko yan! Nakita ko rin ang mukha mo! Mabawi pala siya! Hindi ako makakailag! Kailangan di ka suntok ang mukha ko! Hindi ka makakatama sa akin nung walang kapalit! Walang pahinang pa rin umatak si Makunachi! Sugod lang na sugod! Talagang challenger dating niya sa laban! Ganyan lang, Ippo! Sige pa, Ippo! Pabagsakin mo yung kurang na yan! Teka, Umizawa! Umizawa! Ano na naman ang kailangan mo? Yung champion, malakas din siya! Siyempre naman, no! Kailangan siya champion, eh! Galingan mo lang, Ippo! Talagang wala siyang pakundangan kung bakit maglaban! Mahimik at mahihayin ang pagkakakilala ko sa kanya! Galingan mo, Makunachi! Pinibili ako sa lakas ng loob mo. Hindi basta-basta tinatablan kapag bata pa. Lalo na yung walang takot na tulad mo. Pero hindi ka pa siguro nakakatikim ng ganito! Naito! Kailangan matangga! Mukhang natigilan sa suntok na yun ang challenger! Ba't ganon? Natakpan niya naman ang sentido niya! Sa likod ng tenga tinira! Huh? Huh? Nayanig niyong suntok ngayon ang eardrum si Ippo. Kombinasyon mula sa champion! Kailangan dumating sa... Masyado ka nagmamadali! Tunig guard pa na, ha! Yeah! Ang champion naman ngayon ang umaatake! Natigilan niya si Makunachi! Ippo! Hindi pwede! Kailangan makaatake ulit! Sa pool sa Carmen Challenger! Mukhang nahilo doon si Makunachi! Papamagsakin na kita! Bata! Bumibuhilin niyo siya ng malakad! Crush crew!
bumunti ka na. Hindi pwedeng madistansahan niya ako. Kailangan kita ko sa kahit kilit. Dinikitan na lang ni Makunochi para malinto ang atake ng champion. Masyado pang maaga para gamitin ng course crew blow. Kailangan talaga painahin ka pa siya ng konti para magamit yun. Uy! Ano masusuntok mo? Masyado kang malapit para makasuntok na epektibo. Grabing malapit ang suntok ni Makunochi na yun. Nagulat ang champion. Ayos, bata! Igyan mo na ng knockout punch! Malakas yung tama ko! Dapat ako naunay ngayon ang mga kapagbigta ng laban! Tensin Timothy sa handayo, pero malakas pa rin! Ang challenge ang uli ngayon ang umaatake! Umaapoy ang sunod-sunod na suntok niya! Kaya nga ito! Hindi na ako tinitinginan! Hindi man lang ako makakalit sa kanya! Kaya ko pa rin makipagsabayan! Walang nagpapatalo sa kanilang dalawa. Hinaharap ng champion ang kalaban. Nakikipagsabayan. Hindi rin naman umatras ang challenger. Grabe suntukan ito. Matindi talaga. At dito nagtatapos ang unang round. Napakagandang laban ang pinamalas ng dalawa. Mukhang wala silang plano patagalin ang laban. Ang unofficial score, tabla. 10-10. Ayos, Iyo. Magandang pinakita mo. Hindi mo siya inaatrasan. May nararamdaman ka ba? Okay lang po ako. Kaya lang hindi ko mahuli ang mga galaw niya. Talagang hindi ka bibigyan ng puwang para makasuntok ng malakas ni tate. Tsaka kahit lamang ka sa kanya sa lakas, hindi ka rin inaatrasan. Hinaharap ka at nakikipagsabayan din. Matas ang pride tsaka matapang siyang champion. Magutak ba? Talagang magaling siya. Malakas siya. Isang saglit lang, hindi ko na agad malaman kung anong susunod na gagawin niya. Kahit makatama ako sa kanya ng malakas na suntok, sasagot siya. Alam ko na ngayon kung ano talaga yung pakiramdam. Yung pakiramdam na lumalaban sa champion. Ang lakas talaga yung suntok niya sa Sikmura. Pakiramdam ko, isusuko ko lahat ng pananghiliang kinain ko kanina. Nung naglabang kami, wala naman siyang pinakitang suntok na ganung kalapit. Tumaas na naman ang level niya mula nung huling laban niya kay Vork. Talagang kulang yung pagtansya ko sa kakayahan niya. Hindi ko yata basta maalis yung naisip ko sa kanya nung nakipag-sparring siya sa akin. Ang dapat kong iniisip, napakalakas talaga ng kalaban ko ngayon. Kaya hindi ko siya dapat maliitin. Coaches, out! Tingnan mo, mukhang gusto kong kainin ang buhay nito. Mas magaling talaga kung pakakainin ko na lang ng left hook, tapos ikot-ikutan ko na lang. Kaya alam mo ka wala respeto sa akin. Iisipin sa akin, kung hindi ko rin niya kaya humarap dito, huwag na ako mag-ambisyon ng world title. Umpisa na ang round 2! Nakatanim lang ang mga paa nila at mukhang magbabakbakan na naman. Hindi umatras ang champion. Nagpapasabog ng mga suntok at sumasagot naman si Makunochi. Nagtatayo na ang karamihan ng tao dito. Siyempre naman, sa tindi ng sagutan nila, hindi ka magtataka kung may biglang bumagsak dyan. Oo, oh, pero masanay si Ipo sa ganyan. Kung ganyang malapitan ang laban, sigurado makakalmang pa rin si Ipo. Ikaw gurang ka. Alam kong gusto mo mangyari. Gusto mo manalo sa lakas para wala magdudak ikaw nga ang pinakamalakas dito sa bansa. Kaya lang, baka sa gustuhan mo makuha ang lahat, mawala lahat sa'yo. Mukhang nililitaw na kung sino ang nakakalamang. Angat si Makunochi sa malapit ang laban! Hindi ako umabot ang depensa ko sa mga suntok niya! Kaya ko na to! Pag nahulit ko siya, hindi ko na palalampasin! Yung suntok niya sa iba ba? Nakakahiya ako! Nagpakagat ako sa ganun! Huli siya! Natama ang kanan ko sa ulo niya! Isang kanan mula kay Makunochi! Napilipit ang leg ng champion! Sumugod pa si Makunochi! Mukha magpapauli ng kombinasyon! Tatlong sunod-sunod na suntok! Isa pang malakas na suntok ang tumama! Tumunog na ang bell! Tapos sa tatlong minuto ng pangalawang round! Mukhang lumamang na dito ang lakas ng mga atake ni Makunochi!
ang unofficial count namin, 10-9. Pabor sa challenger. Sayang yun, kumisa po si Gudo Pasada. Pero sigurado nasaktan na siya. Mauhuli mo rin siya sa susunod. Huh? Hmm? Na, paano ka? Hindi siya nasaktan. Ano mo sabi mo? Hindi ko alam pero... hindi ko siya nasaktan. Bumbo ang buwelo ng mga tama ko sa kanya. Pero mga kamao ko, halos walang naramdaman na impact. Tatlong sunod-sunod na suntok! Isa pang malakas ang tumama! Tumunog na ang bell! Tapos ang 3 minuto ng pangalawang round! Mukhang lumamang dito sa round na ito ang ating challenger! Sayang yun! Kumisa po si Gudo Pasada! Sigurado nasaktan siya sa mga suntok mo! Sa'yo na ang susunod na round! Huh? Hmm? Na, paano ka? Hindi siya nasaktan. Anong sabi mo? Hindi ko alam pero... hindi siya nasaktan. Bumubuo ang mga buwelo ng mga tama ko sa kanya. Pero ang mga kamao ko, alos walang naramdaman na impact. Sigurado naman akong tumatama yung mga suntok ko, pero iba yung nararamdaman ko ngayon. Dapat kasi sa lakas ng impact, nararamdaman ko din ang gambalikat ko. Pero parang... hindi maaari yung sinasabi mo. Kita-kita na halos namimilipit yung leg niya sa mga suntok mo. Siguradong natatamaan siya ng malakas. Siguro dahil sa tindi ng sabay ng mga suntok niyo, hindi mo na namamalayan lahat ng mga nangyayari. Opo. Konting confidence naman iyo. Ikaw ang nagdadala ng laban sa kanya. Umubo lang kakayahan mo sa pagboboxing sa kalaban mong champion. Opo. Lakasan mong boses mo. Opo. Dikitan mo pa. Puruhan mo sa pagmalapitan. Opo. Nakakahiya ako sa labang ito. Parang nakaligtas lang ako sa atake niya dahil tumunog ang bell. Napakagaling talaga niya sa infighting. Sir Tate, distansya niyo muna sa susunod na round para makapagpahinga kayo. Nababawasan na kasing lamang eh. Bilitin yung idikta yung sarili niyong boxing style sa laban. Kung yung style ni Makunochi ang manane, talo tayo. Sir Tate! Para sabihin ko sa'yo, kasali pa rin to sa strategy ko. Siguradong tatakbo-takbo na ang champion mula sa susunod na round. Matitindi rin yung mga tinamo niya. Magagawa kaya niya? Ang bilis talaga ngayon ang pasok sa loob ni Ipo eh. Baka hindi rin siya makawala kasi hindi siya lulubay ng atake. Ibig sabihin, wala namang pupuntahan ng champion. Sitting duck na. Kung sakali, isa lang ibig sabihin nito. Konti na lang champion na siya! Akala mo naman, ganun lang kadala yun. Hindi lang kung sino-sino na matandang boksingero ang kalaban niya, no? Iba yung gurang na yun. Pero, hindi may pagkakayo lang hindi sila dapat lumaban na malapitan. Ano ngayon ang gagawin mo? Coach is out! Sandali na lang mag-uumpisa na ang pangatlong round. Naka-recover na kaya ang champion sa parusang natamo niya kanina? Malaking pagkakataon na round na ito para sa challenger natin. Pumisawa, parang kaya niyo lang tapusin ito sa round na ito, ah. Hindi rin. Malakas rin talaga yung champion na yan, eh. Hindi pa natin masasabi yan. Tapusin mo na. Ayaw mo yan, Ipo. Malaking pag-asa kung aadrasan niya ako. Susugurin ko siya agad. Sumugod na ganang champion! Sir Tate! Ang lakas ng kanan! Kaya lang hangin lang tinamaan! Heto na naman! Matinding bakbaka na naman! Paano? Pagsabihin ko niyo si Sir Tate! Masyado niyong dinidibdib tong laban niya! Hinahayaan niyong masunod yung gustong laban ni Makunochi! Tumama ang mabilis at mabangis sa kombinasyon na yon! Pero hindi napatigil ang challenger! Kahit ganun kabilis, hindi basta-basta hihintuin ang sipo kung ganun kagaan lang ang mga suntok. Hindi mo pwedeng daanin na sa pride. Kung ganyan-ganyan lang, ordinary, kurang ang labas mo. Tinamaan sa Sigmura! Hindi na naman niya nilulubayan ang champion. Kahit balik at ang gloves pa, tamaan niya! Sa baba muna! Pag tinamaan mo sa Sigmura yan, bababa mga kamay yan! Mom!
Wala na naman ako naramdaman. Bakit? Bakit ganun? Sakol ka! Yung leg niya! Sinasabayan pala niya ng ikot ng leg yung suntok para mawala ang impact. Halos na may milipit yung leg niya. Yung pala hindi sa suntok. Pinapaikot lang pala niya talaga. Walang impact yun. Hindi tumatama. Itong kalaban ko. Hindi ko nasasaktan. Bata! Huwag kang hihinto dyan! Tinukod ni Makunochi ang kanang kamay niya. Isang automatic knockdown. One, two, three. Nagulat ako. Iniikot niya yung leeg niya para hindi siya mapuruan ng mga suntok ko. Kaya pala niyang gawin yun. Habang lumalaban ako sa kanya nung lumalaban, lalo lang lumalabas kung gano'n siya talaga kagaling. Kalmado lang siya nakatayo sa neutral corner. Nakatingin pa baba sa akin. Ay, tinitignan ko lang siya ngayon. Five! Ha? Six! Kaya ko pa, lalaban pa ako! Hindi ako dapat umahanga sa kanya. Sa akin siya nakatingin kanina. Okay lang naman siya, di ba? Nabigla lang yung bata, hindi siya nasaktan dun. Bata! Huwag mong pansinin yung naktan mo! Bala ko sino mo, Leopo! Kahit ano pang galing yan, damihan mong suntok mo para hindi na niya mailagan lahat! Tama! Sige ba, kaya mo pa rin yan! Pawiyan mo na lang, pabagsakin mo rin! Lalong kinapiyan ngayon si Makunochi na mapatumba siya. Siyempre naman, kinalap-kila siya sa mga come from behind niyang mga panalo. Tingnan natin kung magagawa niya uli yun. Sunod-sunod na suntok na hindi mailagan lahat. Umatake agad ang challenger! Kaliwa! Ang lakas ang bueno! Walang epekto sa kanyang pagbagsak niya kanina! Tatay, mag-iingat ka dyan! Matindi yan! Pag bumagsak niyan, magka nagigising! Bitibiro kung bigla ka matalo na nakaw dyan! Ayun na! Basta manood lang kayo sa laban, sir! Lumala kasi ipo pag ganitong sitwasyon! Oo! Ayos! Hindi siya nasaktan kanina! Sige ba, sige! Huwag mong pagpahingan si tatay! Mula sa ilalim pataas ang mga suntok ng challenger, tumatasik ang mga kamay na pinapangharang ng champion. Grabe talaga umatake yan si Makunochi! Bumukas din ang depensa niyan! Kanya gahe po, hindi niyo ba iiwas yung katawan niya sa mga suntok mo? Sigurado mo sasanta niya, barato mo lang! Ayos, ganyan lang! Hindi mo pa rin ba mapansin, Yagi? Huh? Sa biglang tininiisipin mong napakalakas ng mga tumatamang suntok na bata, pero mahinang harang yung ginagamit ni tate. Kadalasan tinitigasan yung mga harang sa suntok, pero dito sinadya niyang hinaan para maabsorb lang yung impact ng mga suntok niya. Palagay ko, sasabihin na naman ng bata na wala siyang nararamdamang tumatama sa mga suntok niya. Hindi ko maramdaman yung tama. Parang hangin na ang tinatamaan ko. Sabi nila 0.2 seconds ang inaabot para yung utos mula sa utak ng isang tao ay umabot sa parte ng katawan niya para kumilos. Ang suntok naman ng isang boksingero, 0.2 seconds rin bago tumama sa kalaban niya. May mga dayuhang boksingero na talagang flexible ang mga muscle. Kaya kapag tinamaan ang suntok, nakakatulong maabsorb ang impact. Pero sa mga katulad nating apo na hindi nabibiyayaan ng ganun, napakahirap magawa yun. Nahuhulaan niya kung anong isusuntok ng bata. Alam niya kung anong suntok, kung gaano kabilis, kung saan susuntok. Alam niya hindi lang yung galaw, kundi pati yung ugali ng bata ay kabisado na niya. Alam niya hindi lang kung anong gagawin, alam din niya kung anong iniisip. Sa palagay ko, napansin na ng kabila kung ano nangyayari. Siguro kinikilabutan sila ngayon. O kita, nung katatapos lang ng unang round, di ba may sinabi si tate na si Makunochi nga pinakamalakas sa challenger? Ha? Opo. May ginawa siyang adjustment pagkatapos nun. Hindi kasi nawala sa ulo niya yung pagkakilala niya dati kay Makunochi. Kaya binago niya yung ginawa niya habang nakikipagsabayan. Kita mo naman, huling-huli na niya kung anong iniisip ni Makunochi, kaya kung anong gagawin niya. Kabisado-kabisado na niya ang kalaban.
nababasa niya pati kung anong nararamdaman ng bata. Nag-aalala ko dahil hindi sana yung batang niya na hindi nararamdaman yung mga suntok niyang tumatama na malakas. Pipilitin niyang sumuntok ng mas mabilis, mas malakas pa. Baka saka pipilit niya maging bara-bara na ang mga suntok niya. Hindi pwedeng ganito na lang. Kailangan makatama ako ng malakas. Hindi pwedeng maulit yung kanina. Baka ako pa bumagsak. Isang kanan mula sa champion. Naghihintay lang siya. Nagkamali ako. Bumabanat na ang champion. Naghihintay lang pala siya ng puwang para siya ang babanat. Pinatamaan na ng husang challenger. Sunod-sunod ang tama sa kanya. Delikado na naman siya dito. Ang lakas ng kanan nun. Hindi makatagod si Makunouchi. Talong-talo na siya dito. Malabo na yung inaasahan ng mga taong come from behind ang knockout niya. Bumababa ang katawan niya. Tuluyan na kaya siyang babagsak? Magiging pangalawang knockdown na kaya niya ito? Tumunog na ang bell! Ang challenger naman ngayon ang nailigtas itong round na ito. Pero napakagaling talaga ng ating champion. Lamang na lamang dapat ang ating batang challenger sa malapitan. Pero ipinakita ni AJ Tati na kahit malapitan, mas magaling pa rin siya. Tingnan niyo ang ginagawa niya. Parang tinatanong niya ang challenger, sino ang mas malakas sa atin ngayon? Ibang klase talaga ang champion! Pinakamalakas ka talaga, tate! Kung may oras pa, sigurado na account na yun! Ano ka ngayon, Makunouchi? Marami ka pang bigas na kakainin! Grabe, ang lakas talaga nun si tate. Sir tate, kaya-kaya mo talaga siya. Sir tate! Maupo ka agad. Tate, kahit hindi ka pa napupuruhan ng mga suntok, hindi rin masasabing hindi ka tinamaan. Hindi rin talaga madali itong ginagawa ko. Huwag ka na magsalita. Gamitin mo itong isang minuto para makapagpahinga ka. Oo, kailangan ko talagang tipirin ang lakas ko para tumagal ako. Sa susunod na round ko na lang sa tuluyang pababagsakin. Namamagana yung yelo! Opo! Yung silong! Opo! Huwag kang mababahala. Napapagod mo rin ang kalaban mo. Nahihirapan siya sa'yo. Pero hindi ko siya matamaan ng gusto. Naiilagan niya mga suntok ko. Nababasa niya mga galaw ko. Meron ba akong parating ginagawa na madaling ulihin? Madali lang bang sundin yung mga galaw ko kaya nauunahan niya parati? Hindi ganun kadali ang ginagawa niya, bata. Kahit pag-aralan niya ng gusto yung estilo mo, tsaka lahat ng galaw mo, hindi pa rin niya mahuhulaan yung basta-basta. Ang pinaka-importante kapag naglalaban ng tao, yung malaman mo yung ugali niya at saka kung anong nararamdaman niya. Pinaka-importante yung nararamdaman niya. Yung nararamdaman niya. Kaya nakakaya ni tate na tuloy-tuloy na hindi mapuruhan sa mga suntok mo. Magaling siyang magbasa ng mga galaw mo. Veterano kasi siya, kaya kaya niya yun. Habang tumatanda, mas maraming nalalaman. Yun ang malaking sandata ni tate. Samantalang ikaw naman, meron kang katapangan, wala kang kinatatakutan. Yun ang sandata mong panlaban sa kanya! Siguradong pipilitin na niyang tapusin sa susunod na round. Huwag kang atras sa kanya. Pakipagsabayan ka sa kanya! Opo! Anong kailangan pag malapitan? Maikli! Marami! Mabibilis! Ulitin mo! Maikli! Marami! Mabibilis! Okay, sige na! Umpisa na ng fourth round! Pagkakataon ito ng champion! Dito na ba natatapusin ang laban? Ang galing niya talaga. Sa dalas kong sinusubaybayin si Sir Tate, ngayon ko nakita kung gaano kalakas siya talaga. Lalo kong napapahanga sa kanya. Sumugod na ang champion! Ganon din ang challenger! Bakbakan na naman! Antin din ang labang ito! Isang uppercut! Mukhang nahilo na ang challenger! Mali! Maikli! Marami! Hindi na magtatagal yan! Hindi na makakaabol yan yun, sigurado na! Nakakailan na rin kasi milagro yun. Huwag ka nagsasabi nyo! Inupiyas na ba niya napatunayan ang sarili niya sa lahat? Baka magmilagro niya sa ipo dito! Ano ginagawa mo dyan, Mr. Chin Leader? Tingnan mo! Kanina pa nagpupursige ang kaklase nyo! Oo nga! Last 3B! Kailangan na suporta nyo! Galingan mo, Ipo! Kaya mo yan, Ipo! Makunouchi, huwag kang panatalo! Bakunouchi!
Nakadoy-G! Nakadoy-G! May isang grupo dito na sinisigaw ang pangalan ng challenger! Ayaw talagang bumigay! Sumuglay siya! Magkakataon ko na to! May ikli, marami! Mabilis sa sundok! Hindi ko maharang! Sasabayan ko na lang! Mabibilis! Isang kaliwa mula sa challenger! Pinumahan ko rin siya! Meron naman ko yun! Napatras ang champion! Ayos na! Umawi ka na ngayon! Talagang sinusunod ang mata mga sinasabi ko! Magkakataon mo ngayon! Ang sikat na suntok ng challenger si Sigmura! Makatayo pa rin siya! Kung ganun! Ito naman! Sakon siya! Huwag ka Sir Punch! Napukon si Tati dun! Ang lakas ng tama ko! Pareho sa naramdaman ko na pabagsak ko si Boyd! Hindi ko siya makatayo pa! Papanong! Nakayanan pa rin niya? Bakit niya nakayanan yun? Maghahal lang ang mga kamao mo, Makunochi. Hindi mo ako mapapabagsak gamit yan. Mga suntok ko? Hindi uubra sa kanya? Malakas na suntok yun. Halos nawalan ako ng balik sa lakas. Pero suntok lang yun mula sa kamao na isang taong hilig lang ang pagbuboxing. Hindi ako babagsak sa suntok mo! Tikman mo to! Ganito ang bigat ng suntok ng champion! Gaharap ko! Ito harap na! Pinit pa rin tumama! Hindi ka harap ito kung nawawal mo siya ng malay! Papanatag pa siya! Kung paalakasan ng suntok lamang pa rin si Sento at si Ward! Pero ibang klase yung suntok na! Parang may kasamang mensaheng hindi ako papatalo sa'yo, bata! Ito ang kamao ng isang champion! Tuloy-tuloy na umaatake ang champion! Pagkatapos na matanggap ang suntok ng challenger, hindi lang natinigilan! Hindi ako makapaniwala! Tinamaan siya ng suntok ni Ibo, pero baling wala lang sa kanya! Ganito palang katibay talaga si Tati sa parusa! Nanakaw tayong kurang na yan. Second round sa Mexico. Hindi ganun katibay ang boxing ngayon yan. Ha? Pinipilit lang niya na tingisin yung tama niya kanina. Hindi niyo ba nakita kanina? Nung nawalan sandali ng malay si Ibo, iniinda pa rin niya yung suntok. Hindi napansin ang bata yun. Baka mawala na naman siya naman o baka isipin niya kahit tumama ang suntok na hindi natatabla ng kalaban niya. Tumahan ko na si Sigmura tapos Gazelle Punch. Sapul na siya pero kaya pa rin yan sumuntok mo malalakas. Bali wala lang sa kanyang mga suntok ko. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Ipito ni Ipo mukha ng isang gurang na parang nasisiraan. Pumapasok sa ulo niya, demonyo yung karap niya. Ba't ka lang natakot sa kalaban mo? Magkakataon mo na yan! Nasira na ang tindig ng challenger! Ang corkscrew! Napakalakas ng kanan! Pero maganda pagkakaharang! Tinitira niya yung puso, mukhang dito na talaga niya tatapusin ang labang to! Masyado pang maaga para gamitin niya yung heartbreak shot niya. Ha? Hindi na siya makapag-isip ng malinaw. Nahihilo pa siya sa gazelle pa siya natanggap niya kanina. Siguraduhin mong maaaralan mo yung suntok na yan! May alam ko na palang depensa sa suntok kong yun, ha? Titirisin na lang kita! Nanghihihil na siya. Pinipilit niya yung heartbreak shot niya. Pero ano?
susundo ko sa kanya! Kaliwa! Sa pool sa kanan si Makunachi! Nanghina na naman ang tuhod ng challenger! Pero hindi siya bumagsak! Anong gagawin ko ngayon? Paano ko lalaban sa kanya? Atake na naman ang champion! Hindi makasuntok ang challenger! Ang layo niya ngayon kumpara sa mga videotapes ng mga dati niyang laban! Paano ko makakalaban sa kanya? Anong magagawa ko? Delikado na to! Sunod-sunod na tama sa kanya! Hindi na rin yung kakayanin ni Ipo! Masama na to, bossing! Ihinto na natin to! Ibato na natin ang tuwalya! Anong nangyari sa'yo, Iro? Nasa na yung fighting spirit mo pag nalalamangan ka ng husto? Nasa na yung katapangan na pinakita mo sa laban niyo ni Vorg? Sapul sa sigmura si Makunachi! Mukhang babagsak na siya rito! Anong gagawin ko? Ano pang magagawa ko? Paano pa ako makakalaban sa kanya? Siguraduhin mong maharangan mo yung suntok na yan! May alam kayo pa ng depensa sa suntok ko nila. Titirisin lang kita! Nanggigigil na siya! Inipilit niya yung heartbreak shot niya para matapos ang laban! Pero ano? Ano ang isusuntok ko sa kanya? Ang layo niya ngayon kumpara sa mga videotapes sa mga dati niyang laban! Paano ako makakalaban sa kanya? Anong magagawa ko? Anong nangyayari sa iyo? Nasaan yung fighting spirit mo pag nalalamangan ka ng husto? Nasaan yung katapangan na pinakita mo sa laban niyo ni Vorg? Anong gagawin ko? Ano pa ang magagawa ko? Wala na akong laban sa kanya. Mula sa umpisa, wala na talaga akong laban. Ipo, paano mo siya lalabanan? Basta, matagal ko nang pinangarap na makalaban siya sa ring. Dumating na ang pagkakataon para magkatotoo ang pangarap na yun. Bibigay ko ang lahat ng kaya ko para manalo. Oo nga pala, may sinabi nga pala akong ganun. Halos pabagsak na si Makunachi! Delikado pa rin ang katayuan niya ngayon! Iyo! Nabigay ko na ba ang lahat ng makakaya ko? Mukhang sa ulo titirahin ang champion ng challenger! Hindi pa. Kaya pa. Nagagalaw ko pa ang mga kamay ko. Nagagalaw ko pa ang katawan ko. Hindi ko pa nabibigay lahat ng kaya ko. Hindi pa! Ano? Ang lakas sa suntok na binigay ni Makunachi! Isang matinding uppercut! Nabaruan yung champion doon! Makunachi! Makakalaw na yan! Ayaw ko man ulang mga pa ako. Masama to! Hindi ko pa nabibigay lahat ng kaya ko. Nagagalaw ko pa ang mga kamay ko. Ang mga pa ako! Masama to! Hindi ko basta mailagan yung mga suntok niya gaya kanina. Hindi pa ako tapos hanggang nagagalaw ko pa ang katawan ko! Hindi! Gumalaw ka! Hindi pa ako tapos! Galaw! Tumunog ang bell! Tapos na ang pang-apat na round! Pareho silang pagod na pagod habang naglalakad pabalik sa kani-kanilang corner. Pero grabe pinakita fighting spirit ng challenger! Halos bumagsak na siya kanina!
pero nakahirit pa rin siya ng isang uppercut. Abangan natin ang gagawin niya sa susunod na round. Paano siya nakabitaw ng ganun malakas na uppercut? Grabe talaga, mukhang magmimilagro. Ang tibay rin ni tate, ilang beses na siya tinatama, nakatayo pa rin. Grabe, atake na yata ang puso ko. Ganito mo pa natin, lapan ito si Makulotsi. Opo, ganito nga po. Ganito nga pa natin. Walang pinakaiba sa mga natin yung laban. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Sino ba talaga mananalo sa laban na to? Ikaw, Takamura! Manahimik kayo! Manood na lang kayo. Oo nga naman. Kahit sa tulad natin mga buksingero, bihirang makapanood tayo ng ganito katingning laban. Hindi pwedeng pumikit dito kahit sandali. Galingan mo, Ipo! Hindi ko rin alam kung ano mangyayari dito. Kunin niya, Adrenaline! Opo! Grabe na to, lagyan mo ng ice pack! Opo! O ano iyo, nakakakita ka pa ba? Ang ganda ng uppercut na binitawan mo, tsak na nabigla rin si tate sa suntok mong yun. Tabla lang kayo ngayon sa inindang sakit. Ano sa tingin mo iyo, matatalo mo na ba sa susunod na round? Bakit? Kaya pa. Nakakagalap pa ako. Tama, ganyan nga, kailangan kayanin mo! Kailangan ibuhos ko. Lahat. Kailangan ibuhos lahat. Hindi pa ako tapos. Ako ang challenger dito sa laban. Hindi pa ako tapos. Oh! Nahihilo pa rin siya. Mamaya na yung mga gamot. Bigyan nyo ng masahe. Kailangan mawala yung panginginig ng hita niya. Ibang klase talaga yung Makunochi na yan. Grabe talaga. Sigurado na ako kaninang matatapos mo na yung laban eh. Pakiusap, kahit isang minuto lang. Sana mong pagalukong mga pa ako. Hindi na sumusunod sa sinasabi ng utak ko. Bata ka. Hindi kita mapapatawad. Hindi ko pa lalampasin ang ginawa mo. Titirisin kita hanggang makisay ka. Bata ka. Hindi kita patatawarin. Tojo sa... Iyo, makinig ka. Gagamitin niya yung corkscrew blow. Huwag na huwag mong tatanggalin yung guard mo sa kaliwa. Sa lakas ng mga suntok mo, may papanalo mo pa rin to. Kalingan mo! Naririnig mo ba? Iyo! Delikado yata to. Umuo pero parang wala narinig. Mukhang wala na siyang naiintindihan. O ano na? Kaya mo pa ba talaga? Manood ka na lang, Lolo! Malapit na mag-umpisa ang 5th round! Dumadagong doon ngayon ang pangalan ng challenger sa buong Korakuen Hall! Magbibilado na naman kaya siya? Malapit! Nabakain mo sila dahil sa isang suntok kanina. Naiintindihan ko sila. Matindi na rin ang natamong parusa ni tate doon kay Makunochi. Saka hindi lang yun, ano? Ngayon ko lang nakita yung si tate na nagwawala katulad kanina. Nakakatuwa nga makita eh. Ha? Huh? Sinasabi nila parate, kalmado lang siya. Kagalang-galang na champion. Pero para sa akin, hindi yun ang tunay na itsura ni tate. Matagal-tagal na rin niya akong hindi tinatawag na lolo. Para ba bumabalik kami sa nakaraan? Naalala ko pa nung una tayong magkasama sa laban. Ang dating pa sa'yo ng boxing, parang away. Ang hirap mong pigilan na huwag sumugod sa kalaban. Umaapaw ang energy mo. At ngayon, ganun na ganun ang nakikita ko sa'yo. Naibalik mo talaga yung kalakasan mo dati. Umpisa na ng round 5! Fight! Sumugod agad ang champion! Pinapunin na suntok ang challenger! Iba! Sumagat si Makunochi! Pero parang matutumba siya! Yeah! Sumuntok ang champion! Corkscrew blow! Pero naharangan ang challenger! Ganun na naman! Magandang defense ang pinakita ng challenger! Pagmalayo, matigas ang kaliwang depensa! Kapag nakadikit, panay maikling suntok! Ganyan sa ensayo! Tosig, mukhang mali na lang pag-iisip ni Ipo. Hindi, wala pa rin niyang malay.
Pero gayunpaman, pinipilit pa rin niyang sundin yung mga sinabi ko sa kanya. Hindi niya nagagawa yan dahil lang sa napakasipag talaga niyang maging sayo. Sobra talagang pagtitiwala mo sa akin, iho. Kailangan kumanti ako sa pagtitiwala mo sa akin. Hindi kita pipigilan hanggang kaya mo pang lumaban. Pero kung sakaling talagang delikado ng kalagayan mo, hindi ako mag-aatubing ihagis itong hawak ko. Kailangan makauwi ka ng matuwasay pagkatapos ng laban mo. Yan ang pinakuling trabaho ng isang trainer na katulad ko. Galingan mo, iho. Magandang depensa pinapakita ng challenger! Kahit nawalan ka na ng malay, inipilit mo pa rin sundan ang lahat ng mga pinapagawa ko sa'yo. Talagang sobrang pagtitiwala ang binibigay mo sa akin, iho. Kailangan kumanti ako sa pagtitiwala mo sa akin. Hindi kita pipigilan hanggang kaya mo pang lumaban. Pero kung sakaling talagang delikado ng kalagayan mo, hindi ako mag-aatubing ihagis tong hawak ko. Kailangan makauwi ka ng matuwasay pagkatapos ng laban mo. Yan ang pinakauling trabaho ng isang trainer na tulad ko. Galingan mo, iho! Sir Tate, wag po niyong ipilit yung corkscrew blow niyo. Ikutan niyo na lang tsaka kayo matake. Ipilitin niya talaga yon. Ginagamit niya mula kamao hanggang sa dulo ng mga paa niya para sa corkscrew blow. Kung hindi niya kayang talo ng isang naghihingalong lalaki, kahihiyan lang ang maaaring pumasok sa ulo niya. Masisira ang diskarte niya. Lalo na't nag-iisip siyang lumaban uli para sa world title. Malamang ipipili talaga niya yung suntok niya hanggang sa huli. Ganong klaseng lalaki yan. Sir Tate! Tingnan mo si Ipo. Parang bumibira na lang siya na bumibira. Ibang klase talaga siya. Pero kahit ganyan na siya, nagagawa pa rin niyang harangan yung corkscrew blow ni Tate. Nailagan niya! Sige! Kaya mo na yan! Kaya mo yan! Ano ba yan? Halos hindi ka na makatayo. Lumalabang ka pa rin kahit halos wala ka ng malay. Kahit magamagana yung mga mata mo, siguradong hirap ka na makakita. Ano ba magagawa ko para sa'yo? Sige pa! Suntukin mo sana! Suntukin! Galingan mo! Mabunotsi! Galingan mo! Mabunotsi! Galingan mo! Mabunotsi! Galingan mo! Ano bang ginagawa nyo? Sundan nyo ang cheerleader natin! Galingan mo! Mabunotsi! Galingan mo! Mabunotsi! Nagpapulan sa katawan ng champion ng ating challenger! Na kayo kulang siya habang sumusundok sa katawan! Huwabawi naman siya ngayon! May lakas pa pala siyang natitira! Grabe! Malakas pa pala siya! Gawin mo na yung natin mong ginagawa! Lokon to! Kaya ko rin yun! Yumukuri ng champion at sumusundok sa ibaba! Pareho silang panay katawan ng tinitira! Ayos! Huwag kang aatras, Sineji! Hindi ka naman talaga nagpapatalo dati sa away! Huwag ka rin papatalo ngayon! Ipo! Umaabati ang challenger! Nalalamangan si Tate! Kahit namang siya sa malapitan, hindi ko malaman kung saan siya nakakuha ng lakas! Sobra ko na! Buti ka dumidikit na ganit sa akin, hindi ako mahirapan sumuntok sa'yo! Saan mo nagagaling ang lakas mo? Uubusin ko lahat! Bakat na paghihirap sa mukha ng ating kampiyon! Masakit na ang katawan yan! At hindi mo, Makunochi! Kaya mo ba yan, Tate? Tumayo ka sa akin! Dinikit ulit ang challenge ang ulo niya!
na kami na lumayo ka! Kung ano? Ano to? Umupante pa rin siya! Ang nakaksaktama ngayon! Aba! Knockdown! Bumagsak si Makunochi! Nung lumayo ng konti ang katawan ng champion, tuloy na siyang bumagsak! Parang posing dire-diretsong bumagsak! Ibang klaseng knockdown ito sa natamo niya nung pangatlong round! Bumagsak siya ngayon dahil sa dami ng panusang natamo niya mula kanina! Kahit hindi na bilangan siguro yan, malabo nang makakatayo pa yan! What? Huwag na! Hindi mo na kailangan bilangan yan! Huh? Iho! Ano ito? Pinipilit pa rin yatang tumayo ni Makunochi! Kaya pa ba niya? Lalaban pa rin yan! Kaya mo pa yan, Makunochi! Hindi pala siya nagpumumilit umabante. Pinipilit niya sumantal sa akin. Dahil hindi niya na kayang tumayo. Hinahanap mo pa rin ako. Sobrang talaga pinapakita mong katapangan. Wala akong magagawa kundi humanga sa'yo. Kahit kalaban pa kita ngayon. Oo, bata. Nandito lang ako. Pumunta ka na rito. Tatapusin na kita. Kaya pumunta ka na dito. Sige na. Six! Seven! Nakatayo pa rin siya. Sino mag-akala makakatayo pa rin ang ating challenger? Oh! Makunochi, patingin ang mata mo. Ha? Tinaas ni Makunochi ang mga kamay niya. Nalaban pa rin ba siya? Kaya pa ba niya? Ang hirap mag-desisyon para sa boksingerong to. Dapat ko bang ihinto ang laban? Anong gagawin ko? Dapat ko na bang ihagis to? Teka sandali! Makunochi! Ano to? Hindi na hinintay ang senyas ang referee! Sumugod agad si Makunochi! Fight! Mabuti na lang, ikaw ang lumapit sa akin. Ang totoo kasi, sobra yung natamo kong mga suntok sa katawan kanina. Malapit na rin bumigay ang mga tuhod ko. Ang champion! Nakatayot para naghihintay lang sa corner! Si Makunochi! Unti-unti papalapit sa kanya! Iho! Mag-ingat ka, tate! Makunochi! Ipo! Imposible yan! Hindi mo na kaya lumaban! Kung hindi ka lang nakasandal sa kalaban mo, hindi ka lang makakatayo kanina! Hindi na kailangan ng milagro! Milagro na yan, nakatayo ka pa rin at lalaban! Naku, wala na yan. Para siyang langaw na papasok sa bahay ng gagamba. Sa katawan. Ha? Wala na rin natitirang tibay yung kurang na yan. Isa na sa katawan, bagsak na yan. Katawan? Ibig sabihin, nananakit na ang katawan niya sa mga tinamo niya kanina? Ha? Tingnan mo nga, oh. Hindi na siya talaga umalis sa corner, nakapirmi. Ibig sabihin? Ipo, sa katawan! Sa katawan mo tirahin! Mapapabagsak mo yan si tate! Makunochi! 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 Kanan ng champion! Bumawi naman sa sikmura ang challenger! Tilmahan ka! Mahina ba? Nasaktan ang champion! Halos bumagsak siya sa suntok na yun! Sabay silang sumugod! Mabilis lang yung suntok na yun! Tate! Kaya na yan! Isang suntok na lang! Sa sikmura!
Umatras na lang si tatay pabalik sa corner! Hindi na siya makakatakas ngayon! Hindi! Sinidya niya yun! Nag-backstep siya para bumuelo! Mabukas ang kaliwa niya! Tatapusin ko na to! Wala ka na takas ngayon! Tate! Kasabay ng pagbagsak ng tuwalya, pagbagsak ni Makonochi! Hinagis na ng corner niya ang tuwalya! Binuhos talaga lahat ng challenger! Pero nakatayo pa rin sa uli ay ang champion, si Eiji Tate! Tapos na ang laban!